Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos, pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako na namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng mga maling takalan at dadayain namin sa timbangan ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilihin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati, at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang tagutong. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa panahon ni Amos, ang mga tao ay sumusunod naman sa pagpapangilin ng araw ng pamamahinga. Hindi naman sila gumagawa sa araw ng pamamahinga. Pero ang pagsunod nila ay panlabas lang. Nag-iisip sila sa araw ng pamamahinga. Gusto na nilang matapos na ito. Inip na sila upang sila'y makapangalakal na. Ginagamit pa nila ang araw ng pamamahinga para magplano kung paano sila mandaya sa kanilang pagbibisnis. Tinataasan nila ang presyo. Dadayain nila ang timbangan. Aapihin nila ang mga mahirap na ang halaga ng isang alipin ay mas mababa pa kaysa halaga ng isang sapatos. Dahil sa kasamaang ito, dadating ang kahirapan at ang kalungkutan sa kanilang lahat. Ang pagsuot ng magaspang na sako at ang pag-ahit sa ulo ay mga tanda ng pagdadalamhati. Ganyan ang mangyayari sa kanila. Dadating ang isang matinding tagutom, hindi sa pagkain kundi sa salita ng Diyos. Dahil sa ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos, hindi na magsasalita ang Diyos sa kanila. Kahit na saan sila pumunta, hindi na nila malalaman ang kalooban ng Diyos.
hahayaan na lang silang mag-isa. Naranasan ito ni Haring Saul. Wala nang propeta ang nagsalita sa kanya. Hindi na nagsasalita sa kanya ang Diyos sa panaginip. Pati na sa mga instrumentong panghuhula, hindi na niya alam ang plano ng Diyos. Kaya napilitan siyang pumunta sa isang babaeng manghuhula sa lungsod ng Endor upang konsultahin si Saul mula sa puok ng kamatayan. Marami mga tao na sa panlabas sumusunod sa mga utos ng Diyos. Pero ang puso nila ay wala sa pag-ibig ng Diyos. Kitang-kita ito sa panahon ng pangangampanya. Pumapasok kung saang-saang simbahan ang mga politiko. Sumasali sa mga piyesta, nagsisimba kuno at nagkukomunyon pa. Pero wala ang Diyos sa kanilang puso. Nagkukomunyong sumusulong ng divorce o same-sex marriage. Nasa simbahan, pero sumasang-ayon sa pagpatay ng pinaghihinalaang kalaman o mga komunista daw. Makadiyos daw, pero nang bibili ng boto at nagpapalaganap ng kasinungalingan. Ang taong ganito ang tinutuligsa ni Propeta Amos at tulad din nila ang ating panahon ngayon. Ang nakikita ng Diyos ay hindi ang panlabas na ginagawa natin, kundi ang puso ng tao. Maging makatotohanan sana tayo, kasi hindi naman natin malilinlang ang Diyos. Ito ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.